Magsisi na kayo't magbalik loob sa Diyos. Malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ito ang mahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Agis, pakitest naman tong Hollow 9 game helmet ko. Ang bagal na kasi mula nung makuha ko uli yan. Nakuha uli? Nawala mo ba yan? Hindi, pinahiram ko kay Sam. Alam ko na ang problema, Chris! May mga bagong games na nakasource sa memory ng helmet mo. At ang nakapagtataka lang, wala ni isa nito ang pwedeng mabili ngayon. Naglagay ng mga nakaw na games si Sam sa player mo? Hindi, no? Sigurado ko mahabang paliwan na ganito. Hi, Chris! Nakita mo na yung mga games? Nakita ko na. Astig, di ba? Pirated yan. Na-download ko sa na-discover kong bagong site. Pirated, ha? Ibig sabihin, nakaw. Relax, Killjoy. Walang masama dyan. Sam, tawagan na lang kita. Joy, kailangan ko ng... Kailangan ng ano, Chris? Wala akong pakialam ano man ang paliwanag niya pag nanakaw pa rin ang ginawa niya. At pag ginamit mo yung mga games na bigay ni Sam, parang ninakaw mo na rin yun. Di ba? Anong gagawin ko? Partner ko si Sam sa lahat ng mahihirap na gaming tournament. Kaya nga champion kami, kasi magaling siya. Ano nang gagawin mo, Chris? Bakit? May dapat bang gawin? Hindi ko nalang gagamitin yung games. Ganun lang? Hindi mo siya pagsasabihan? Hahayaan mo nalang siyang gawin uli yun kahit alam mong mali? Isasama ko kayo upang makilala ninyo ang isang taong nangaral ng katotohanan sa lahat kahit na dahil dito'y nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Giz, nasan tayo? Lahi na mga ulubong! Akala nyo ba'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan nyo muna sa inyong mga buhay na kayo'y nagsisisi na at nagbalik loob sa Diyos!
At huwag niyong sabihin sa isa't isa, naligtas kayo dahil mga anak kayo ni Abraham. Wala yung halaga. Sinasabi ko sa inyo, makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham mula dito sa batong ito. May mga nagsasabing ikaw raw ang Mesiyas. Anong masasabi mo doon? Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang pagtanda ng inyong pagsisisi at pagbalik-loob sa Diyos. Ngunit ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan. Ni hindi man lang ako karapat dapat upang maging kanyang alipin na magdadala ng kanyang sandalyas. Ako ba ang tinutukoy mo? Hindi. Hindi kailanman. Pero alam mo naman kung sino ako, hindi ba? Oo. Alam ko rin ang kahihiyang dala mo sa banal na lugar na ito. Labag sa kautusan ng Diyos ang sumibig sa asawa ng iyong kapatid! Ito ang pahayag ng Diyos kay Moises. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo. Dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid! Batuhin siya! Nakakahiya! Ah, huwag niyo nang itindihin ang mga yan. Umalis na tayo ngayon, Des. Hahayaan mo na lang ba siya sa ginawa niya? Palagay mo ba meron talagang naniniwala sa taong yan, Herodias? Huwag mo na siyang alalahanin ba? Guru, anong ginawa mo? Sinabi ko lamang ang totoo sa isang taong nagkasala. Si Herodes Antipas ang taong yan. Makapangyarihang pinuno. Hindi siya magbabago kahit kailan. Kung ganun huhusgahan siya ng pinuno ng langit at walang makababatid sa bigat ng magiging kaparusahan niya. Salome, umalis na ng palasyo ang mga alipin. Mag-isa na lamang ang iyong ama ngayon. Hindi si Herodes ang aking ama. Basta gawin mo ang inensayo natin. Hindi! Bakit ako upo ka lang dyan? Hahayaan mo lang siya sa ginawa niya sa akin? Teka, sino? Si Juan Bautista. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ba, Salome? Naku, tama. Kalat na sa buong bayan. Teka sandali, Herodias. Wala namang naniniwala sa mga sinasabi ng baliw na yan. Sige, huwag mo ako ipagtanggol. Total asawa mo lang ako. Pero ipaglaban mong sarili mo. Dahil ang bawat pangaral ni Juan tungkol sa kanyang Diyos ay pangmamaliit sa iyong kapangyarihan. Oh, tama ka. Oh, sige. Ipadadakip ko sa mga kawal si Juan Bautista. Makokontento ka na ba doon? Sa ngayon, kaya nagpa siya kaming sumunod na kay Juan. Lahat ng mga taong nakausap namin itong nakaraang linggo, may kwento rin nakatulad sa'yo. Pero hindi man lang ba kayo natakot sa kanya nung una? Kasi ang kapal-kapal ng buhok niya. At yung balat ng hayop at ang pangangaral! Matagal na tayong magkakasama dito sa bundok. Hindi po ba kayo sang-ayon na kayang kunin ni Juan ang ating atensyon? Gusto niyang marinig natin ang katotohanan, kahit na ayaw natin itong pakinggan. Ano, pamilyar ba? Dapat niyong makilala si Juan ng personal. Okay, pero may tanong muna ako tungkol doon sa ginagawa niya. Yung nilulubog yung mga tao sa ilog? Ah, yun ang pagbabautismo! Sila ang mga tumalikod sa kasalanan at tumanggap sa kapatawaran ng Diyos! Alam ko ang parting yan, Giz. Ang tinatanong ko... Anan,
Inaasikaso niyo bang mabuti ang mga panauhin natin? Sa tingin ko naman po, Guro. Marahil ay nagugutom na kayo. Aba, maganda po yan! Teka! Ano yan? Ulot at mga balang. Ibig sabihin, kinakain niyo yan? Oh. Tama. Kahit dito sa kabundukan, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Okay. Ayos bakit lang hindi? Guro, yung taong nakilala mo sa kabila ng ilog, Jordan, yung taong kinilala mo bilang Mesiyas, ay nagbabautismo rin ng mga tao. At sa kanya na nagpupunta ang lahat ngayon, imbis na sa atin. Noon pa man ay tahasan ko ng sinabi sa inyo, hindi ako ang Mesiyas. Narito lang ako upang ihanda ang kanyang daraanan. Kaya nga lubos ang aking kagalakan sa kanyang tagumpay. Ngunit, Guro, kinakailangan siyang maging dakila at ako naman ay maging mababa. Ayun sila! Please! Kumalat kayo! Hanapin ang taga-bautismo! Ama! Dito tayo! Anong gagawin natin? Magkubli kayo sa mga talahib sa ilog! Bilis! Bilis! Lahat kayo! Bilis na nyo! Ay, dalawa doon! Bilis! Bilis! Tara na! Bakit! Hanapin siya! Hanapin sila! Sa pantalon! Wala rito! Abunin niyo mga tumatamas! Ano lang gagawin natin? Kailangan nating tulungan si Juan! Wala nang oras! Mukhang dinala tayo ni Superbook ng mas maaga ng ilang buwan! Naku, hindi! Kailangan natin malaman kung paano na si Juan! Kagagaling naman sa kanya. Nakakulong siya sa imbakan ng tubig sa ilalim ng palasyo ni Herodes. Pinadala kami ni Juan Bautista upang itanong kung kayo nga ay pinangako Mesiyas. O ipagpapatuloy pa rin namin ang paghihintay sa kanya. Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mahihirap ang magandang balita. At sabihin niyo sa kanya, pinagpapala ang mga hindi tumatalikod sa pananampalataya dahil sa akin. Pupunta na po kami. Salamat po. Tara guys, baka may pwede tayo may tulong kay Juan. Ina, nasa imbakan na ng tubig si Juan Bautista. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa sapat yun sa akin. Katunayan, ngayon nakakulong siya, dinalaw pa siya ni Herodes. Masaya pa itong nakikinig sa pangaral niya tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Wala man lang ginagawa si Herodes. Pero tayo, meron pwedeng gawin. Bilisan mo, Giz! Kahit minsan lang, gusto kong pumunta sa isang lugar at dumaan sa pinto gaya ng mga normal na tao! Hinaan mo boses mo, baka mahuli nila tayo! Mahuli? Hindi ako mahilig umakap! Takbo, Joy! Hoy, tumubi ka! Paalam na sa'yo! Yung mga batang kasama ng taga-bautismo, habulin sila! Thank you.
Saan siya nagpunta? Doon ka maghanap! Kaya sumama kayo sa akin! Juan? Nandiyan... Sino yan? Juan? Juan! Ako to, si Chris! Narito ka para makita ang Juan Bautista na Juan Bilanggo na ngayon. Tama ba? Huwag mong sabihin yan. May paraan pa para makalaya ka rito. Ayon sa banal na kasulatan, may isang mensahero na siyang sumisigaw. Ihandaan ninyo ang daraanan sa ilang. Gumawa kayo ng tuwid na landas para sa Panginoong Diyos. Ako ang mensahero. Si Jesus ang Panginoon. Dapat siyang maging dakila. At ako naman ay maging mababa. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo nalang pag nailabas na kita rito. Bilis! Dun sa loob! Ang kasiyahan ito'y para sa ating lahat. Wala tayong ibang gagawin. Sayang ngayong gabi. Aba! Galing! Ano naman ang gagawin mo para sa akin? Kahit anong hilingin mo, ipagkakaloob ko. Pangako, kalahati ng kaharian ibibigay ko sa'yo kung yun ang gusto mo. Napakabing sa'yo naman. Hindi ba sarili ng anak yan? Hindi ko maintindihan. Ano sa tingin mong dapat kong hilingin sa kanya? Ngayon mismo, sa isang plato, gusto kong ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista. Alam mo, hindi ako maaaring sumira sa binitiwang pangako sa harap ng aking mga panauhin. Kapitan! Pumunta ka sa bilangguan at pugutan ng ulo si Juan ngayon din! Tara! Hanapin natin si Chris! Joy! Nahanap ko si Juan! Wala nang oras! Chris! Pupugutan nila ng ulo si Juan! Ano? Hindi! Bilisan mo! Kilos! Lumakad ka na! Bakit kailangan sa ganito matapos ang lahat? Chris... Superbook! Huwag muna! Huh?
Talaga bang nangyari na ang bagay na iniisip ko? Si Juan ba ay... Laging sinasabi ni Juan kung ano ang totoo, kahit ano pa ang maging kapalit nito. Oh, hi, Chris! Nagustuhan mo ba yung mga bagong games? Pinadelete ko na lahat kay Gizmo. Ano? Wala kang karapatang gawin yun, Chris! Mali. Ikaw ang walang karapatan. Alam mo ba? Mali ang magnakaw. Kahit pa mag-download ka ng pirated, pumasok sa isang tindahan at magpuslit ng game ng walang bayad, pwede mo ako maging kaibigan. Pero ayoko maging game partner mo kung magnanakaw at mannadaya ka. At yan ang totoo. Okay. Siguro nga hindi tama yung ginawa ko na yun. Pero ako ang unang nakakuha ng pinaka-cool na game sa school natin! Ha! Alam mo, naiintindihan ko na kung bakit may mga oras no na kinailangan sumigaw ng malakas ni Juan Bautista habang nangangaral! Tama. Baka yun lang ang paraan para paniwalaan siya ng mga tao. Pero sa ngayon, mas mabuti sigurong hayaan muna natin si Sam na maintindihan ang ginawa niya. Anong uri ng tao ang inaasahan ninyong makita? Sa banal na kasulatan, ito ang pahayag ng Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, walang sino man ang isinilang sa daigdig na hihigit kay Juan na taga-bautismo. Ngunit ang pinakahamak na nilalang sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.